sa linggong ito sa pista ng Santo Niño ng Tondo. Viva! Viva! Santo Niño! Nagbabalik ang maingay, masaya, at nakakaindak na taunang Lakbayaw Festival. Viva! Viva! Pero sa dinami-rami ng tribo o grupo na nakikisayaw sa Lakbayaw, sila raw ang taon-taong pinaka-inaabangan at tinitilian. Ang mga koya nyo kasi, todo kaldag, kembot, at giling ng nakatoples. Lagi ko po silang inaabangan tuwing anistahan ni Senior Santo Niño. Kinikilig! At sa maniwala man kayo o hindi, ito raw ang paraan nila ng pagpapakita sa kanilang taunang panata kay Senior Santo Niño. Ang hiling kay Santo Niño, idinadaan ng iba sa sayaw. At hindi lang daw ito basta-basta performance. Dahil para sa iba, isa rin itong panata. Karamihan sa miyembro ng grupo, nagbubuhat sa bakal gym ni Willie noon. Naglagyan namin ang koryo, hindi naman kabastos-bastos yung pag-uubad. Si Willie kasi naniniwala na ang pagsasayaw sa Lakbayaw ang nagpagaling sa kanyang sakit. May kidney stone ako eh. Nang pinagdasal ko na sana matulungan ako, huminhawa ako. Hanggang sa bumuti nga ang kanyang lagay. Nung nag-umpisa kami nung magparada, ako itutuloy na natin to. Ang isa sa mga OG o original na miyembro ng grupo na si Pons. Dati raw talagang model. Since 2008, nasa modeling na po ang factor na nag-gym ako. Nagamit ko siya sa hanap buhay. Kay Senior Santo Niño raw niya hiniling ang itinuturing niyang biggest blessing, ang dalawa niyang mga anak. Ang tagal na namin nagsasama, sabi ko, ba't wala ba tayong baby? Yung first baby ko, halos 3 years din, ganun katagal. Hanggang sa nagsunod-sunod na po. Kaya hindi na talaga ako bumitaw din sa panata ako sa Lakbayaw. Ang isa sa mga choreographer naman ng grupo na si Carl, idinadaan sa pagsayaw ang pasasalamat daw sa kanyang glow up. Ang payat ko po nun. Wala po talaga akong idea kung kaya ko po makipagsabayan po sa kanila sa laki po ng katawan eh. Makalipas ang 8 taon, kasabay ng pagtibay ng kanyang debosyon kay Santo Niño, ang pagganda rin daw ng kanyang katawan. Nag-gym po ako. Yung pagsasayaw ko naman po, yung talento ko, inaalay ko din po to dun sa Santo Niño po. During po na sumasayaw po kami, may mga nagpapa-picture po and may nagpapa-video greet. Ang newbie o bago naman sa grupo, ang criminology student na si Mark J. Nagkaroon akong interest na sumali rito bilang pasasalamat na rin sa ating mahal na Santo Niño, alay sayaw, dahil sa mga binigay niyang blessing sa akin. At para hindi naman daw siya mapag-iwanan, si Mark J. nagpaborta. Nagkaroon din akong opportunities na makasali sa Mr. Grand Philippines. Na-excite po ako, sobrang saya, para makapagpasena rin sa ibang tao. Ang Lakbayaw ay hango sa 2 salita na pinagsama na lakbay-sayaw. Ang intensyon ay ang mga nagsasayaw habang naglalakbay. Ilang gabi bago ang parada, ang grupo puspusa na ang ensayo. Nagpa-practice po kami 8 hanggang 11 ng gabi. Nalilito-lito pa sa steps. Galing pa po akong Bulacan para mag-practice dito, mag-join. Kasi yearly ko na siyang ginagawa. Nag-e-effort pa rin akong ituloy yung panata ko. At kahapon lang, ang kalsada ng Tondo muling dinagsa ng mga deboto. Viva! Viva! Santo Niño! Sina Carl, abala na sa paghahanda. Pwesto dito! Pwesto! Tayo si Carl. Mahiyaan, nandito na tayo! Pagpatak ng 2:00, simula na ang sayawan. Ladies and gentlemen,
ilan pa rin hindi pabor sa kanilang ginagawa. Santo natin yan eh, dapat igalang mo. Huwag mong lagyan ng kalokohan. Layunin lang naman namin yung painganyo ng mga kabataan na mawala sa mga bisyo na hindi maganda. May respeto po kami kay Santo Niño po. Alam naman din po namin yung mga limits po namin eh. Ang simbahan naman may paalala. Habang sila ay nagsasayaw, dapat sila ay nananalangin. Magkaroon tayo ng kababaan loob na sumunod sa kagustuhan ng Ama. Kaya naman ipinapaalala namin sa mga deboto na ang pagdiriwang ng kapistahan nawa ay maging banal at maging kalugod-lugod. Kanya-kanya tayong paraan ng pamamanata. Ano man ito, sa huli, ang mahalaga kung napatitibay nito ang ating pananampalataya. Viva! Viva! Santo Niño! Pitong tao natuklasan sa isang hukay sa Lanao del Norte. Mga biktima di umano ng illegal recruitment. Gaano katotoo? Sa mga probinsya, gusto niyo ba ng magandang trabaho? Laganap ang pag-aalok ng mga trabaho. Pero gaano niyo kakilala ang nagre-recruit sa inyo? Gaano kayo kabilis na magtiwala sa mga pangakong salita? Ang tubong Zamboanga del Sur na si Marley at ang hipag niyang si Elvie at ang anak nitong si Jopay, inalok na magtrabaho sa Cebu. Nirecruit lang sila. Nagabantay ng anak niya. Pumayag siya, ma'am. Kasi yung laki yung sahod, ma'am. 7,000 daw a month, ma'am. Pero hindi na nila nagawa pang umabot ng Cebu. Sina Elvie, Marley at Jopay kasi, kasama ang apat pa nilang mga kaanak, pinagpapatay. Ang mga kuhang larawan ng mga na-recover na bangkay, viral ngayon. Luoy, parehas na may kinabuhi. Hangad lang naman daw nila ang maghanap buhay. Pero bakit ang kinahantungan nila? Hukay. Umaga nitong January 7, nung nakatanggap ng tawag ang Sapad Municipal Police Station. Bigay ng information na may mga tao na possible na inilibing doon sa hukay doon sa Barangay Karkom. Yung lakaran doon is almost 1 hour yun. Dalawa kasing ilog yung nadaanan namin doon para makarating kami doon sa taas. Hanggang na-positive na yung nakita namin na may bagong hukay. Binungkal nila ang hukay. Mga 2 feet kalalim yun na bago nakita yung katawan ng tao. Yung biktima natin si Pito eh. Medyo nag-decompose na. Ang mga biktima, kinilalang sina Joselito Gaviola, ang misis nitong si Marley, kapatid ni Joselito na si Elvie, mister ni Elvie na si Epifanio Sr., at ang mga anak nina Elvie at Epifanio Sr. na sina Jopay, Jomar, at Epifano Jr. May mga tama ng baril, yun din ang na-retrieve doon, 6 na MTCN ng caliber 45. Isa sa kanila is nakapusas, yung iba is naka-ductive tubes kamay. Ang sinapit ng mag-anak, agad ipinagbigay alam sa kanilang pamilya sa Zamboanga del Sur. Ang isa sa mga kaanak ng mga biktima, nagpaunlak ng panayam sa aming team sa kondisyong itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kwento ni Linda, hindi niya tunay na pangalan. Sabi ko, sino ba nag-recruit sa inyo? Nag-chat with daw ni si Jomar. Tapos ang kailangan daw, tatlo. Si Marley, magyaya ng bata. Si LB sa Panimalay Mag. Tapos yan si Jopay, factory daw ng sabon. Umaga ng January 5. Kuya Ting, alis na kami. Paalam daw si Marley kay Linda na babiyahe pa Pagadian City kung saan makikipagkita siya sa kanyang hipag na si LV. Papunta sa Cagayan, tapos doon daw sila magsakay ng aeroplano papuntang Cebu. Ingat kayo ha, yun ang sinabi ko. Kasamang umalis ni Marley papuntang Pagadian, ang mister niyang si Joselito, ang bayaw na si Epifanio Sr., at ang tatlong anak nina LV na sina Jopay, Jomar, at Epifano Jr. Eh, kaya sumama si Joselito pati yung si Epifanio. Kasi mag-CA sila. Hindi sila ang magdala ng pera pa uwi. Sinubukan ko magtawag sa kanila. Hindi ko na sila makuntak. Ano nangyari? Nung hapon na yon, umiiyak na umuwi ang isa sa mga anak ni Joselito na itago na lang natin sa pangalang Princess.
pinakita niya yung text. Nawala na daw yung papa nila, mamapatay na daw. Kinabahan na po ako na ng sobrang umiyak po ako and i-report namin noon sa pulis. At umaga ng January 7, nakumpirma na ngang may 7 bangkay na nahukay sa sityo Lapao. Hindi ko po talaga makayang tignan. Lahat po ng binuo kong pangarap para po sa mga magulang ko. Lagi ko pong dasal sa Diyos na bigyan sila ng mahabang buhay. Kasi gusto ko pang bumawi sa kanila. Pero po, naglaho po yun nung nalaman ko na wala na po yung mga magulang ko. Naulila ni na Joselito at Marley ang 3 nilang mga anak. Nagkaroon sila nakasama noong January 5 na umaga. Napaalam sila sa akin. Hindi ko na rila na hindi na pala mangyari sa kanila. Hindi po namin alam kung paano po yung pag-aaral namin kasi po aside from we are not financially stable right now, hindi po rin namin kaya mentally na pagpatuloy. Pero po, tutuparin po namin yung pangarap ng mga magulang namin na makapagtapos ng pag-aaral kasi yun naman po yung purpose nila kung bakit silang gusto magtrabaho sa Cebu. Bawa na kayo! Pero sino ang pumaslang sa pamilya? Biktima ba talaga sila ng illegal recruiter? Maybe that's one of the angles. We are on the process of more investigation. Ayon sa initial na investigasyon ng Sapad Municipal Police Station, possible na yung gumawa dyan ay may mga personal siran grads doon sa mga biktima. Sino ba nag-recruit sa inyo? Ka-chatmate daw ni Jomar. Pati ang kapatid ni Jomar na itago natin sa pangalang Ray, duda rin sa ka-chat ni Jomar na siyang nag-imbita raw sa mag-anak na magtrabaho sa Cebu. May nag-chat sa kapatid ko na si Jomar. Hello Jomar, baka gusto niyo ng trabaho? Naghahanap kasi ako. Nag-accept siya na sabi niya inalok niya ng trabaho. Tapos sinabi niya, nangangailangan daw sila ng babae at saka lalaki. May nanay ba raw ako at saka tatay. Sabi ni kapit ko, meron. Sige pa, papadalaan ko kayo ng pera para pamasahin niyo lahat. Oo, sige, pwede ako. Sinabi niya sa mama ko, nangangailangan daw siya ng tagabantay ng anak niya. Sa hirap ng buhay, ma'am, pumayag siya, ma'am. Kasi malaki yung sahod, ma'am. 7,000 daw a month, ma'am. Sa puntong yon, kinutuban daw si Ray. Sinabi ko sa kanya na baka scam yung pupunta nila. Sabi ng kapatid ko, hindi daw scam kasi tumawag pa sa kanila. Ito po yung huling usapan namin ni Jomar na sabi niya nakarating na daw sila ng Cagayan. Tapos yung mama ko, nakasakay na daw sila ng aeroplano para papuntang Cebu. Biglang nag-chat siya sa akin ulit. Sabi niya nahuli daw siya. At sinabi ko sa kanya, wait ka nahuli nga, kasama kayo lahat. Yung 3 babae daw, sinakay ng bangka, patay na raw. Sinubukan niyang i-retrieve ang account ng nagpakilalang recruiter sa Facebook account ng kanyang kapatid. Ito po yung usapan ng kapatid ko tsaka yung babaeng nag-recruit sa kanila. Sinuha niya yung ID at tsaka yung kuha ng mama ko. Nag-send siya sa amin ng ticket 3 sa account ng kapatid ko po, ma'am. Ito yung babae yung kachat ng kapatid ko. Pati contact number ng nagpadala ng pera, sinubukan din niyang tawagan. Hindi na makontakt. Ito po yung account ng kapatid ko na palaging online, ma'am. Hindi ko lang kung sinong gumagamit. Ito po yung last message niya sa amin. Sabi niya namatay na daw sila lahat. Tapos siya lang daw ang natira. Kinulong daw siya sa isang kwarto daw, ma'am. Sabi niya po sa akin. Jomar! Nalagay kay mama! Hindi pwede! Hanggang sa lumakas ang hinala ni na Ray na ang lahat isa lang malaking setup. Yung kapatid ng papa ko, ma'am, may kabit siya kasi. Tapos namatay yun, ma'am. Nagsabi yung mga kapatid niya sa amin na lahat daw ng kapatid, papa ko, at saka yung papa ko, papatayin daw nila, ma'am. Parang ano niya sa nirecruit lang sila. Ang balak sa kalaban siguro na papatayin sila para mahulog sila sa bitag ba. We're trying to coordinate with the anti-cybercrime kung paano natin i-ano yung mga account na yan so that we can easily identify yung tao na kausap po. Reclusion perpetua for each count of murder that was done by these suspects. Ang mga suspect makukulong ng hindi bababa sa 20 years and one day hanggang 40 years sa bawat tao na pinaslang. So kung susumahin natin yon, para na siyang magiging life imprisonment. Ang mga sumusunod ay maaaring mga senyales na illegal ang mga trabahong iniaalok. Walang physical na address ang opisina, walang pangalan ng ahensya, nanghihingi ng placement fee. Masyadong mataas ang alok na sahod na hindi angkop sa description ng trabaho at posisyon. At ang inaalok na trabaho ay nangangako ng mabilisang pagyaman.
Samantala, para na rin sa kanilang kaligtasan, si Linda umalis na sa lugar. Natakot kasi kami, mami, kasi may nagmamaman sa amin. Lahat naman ng tulong ibibigay namin, lalo-lalo na sa security. Gusto po naming bigyan ng hustisya yung mga magulang namin kasi po wala po silang kasalanan. Pinatay po sila ng very brutal po. Makapasok agad kayo, ako para sa inyo. Mag-ingat sa mga nangangako ng magandang oportunidad. Ipadala na ng pamasahe mo! Dahil sa panahon ngayon, mahirap masabi kung ano ang totoo, kung ano ang isa lang palang malaking patibong. Sobra. Sobrang colorful. Talo yung mga teleserye ba? Kulang ang teleserye. Baka tumagal ng taon pagkat inabot yung teleserye. Lumaki ako sa hindi ko tunay ng mga pamilya kasi ampon nga po ako. Kailan mo nalaman, Jason, na ikaw ay ampon? Mga 13 years old ako. Naalala mo pa? Yes. Paano? Ako. Bata pa lang ako nun. Nakatambay ako sa nag-inom. Kanaproach ako ng isang kapatid kong tunay na hindi ko alam na kapatid ko siya. Directly, sinabi niya, kuya kita. Sabi ko, sino ka? Mm-hmm. Kapatid kita. Magkakapatid tayo, isa yung nanay natin. Given itong ganitong background, Jason, sa buhay mo, ano epekto nito sa'yo? Nung bata ako talaga naka-apekto kasi hindi ko pa alam kung tama at mali. No? Doon na nag-start yung pagiging rebelde. Kahit hindi naman dapat, nag-turn out to be an addict at early age. Benta lahat ng gamit, kupit dito, kuha ng gamit doon. Nagnanakaw, so para may pantusto sa bisyo, sobrang pasaway, away, hindi nakapagtapos. Lahat pinagdaanan. Yes. Mm. Laging kick out sa school, laging wala sa bahay. I'm longing for attention before. Nakukuha yung attention sa mga kasama ko sa bisyo. So, yun ba yung worst na nagawa mo? Ay, hindi. Wala pa yung sa worst. So, sinabi ko naman dati, nangisnatch ako. Snatcher ka dati. Kanya, away, kukunin ko yung alahas. Kasabay sa away. Ilang beses na ako nasaksak. Uy ko, wala na ako. Short na lang. Kasi binenta ko na para sa drugs. So, yun. Grabe. Ilang beses din po kasi ako na-rehab. Hindi ko yun tinatago. Takaraan na yun eh. Kumbaga, hindi ko na yun kinakaya. Nag-commit din ako ng suicide dati nung teenager ko. Ah? Talaga? Yes, okay. Pinagtawa na lang ako ng mga barkada kasi napiktal yung tali. Sign yun, di ba? Na meron pa talaga akong pupuntahan. Mm-hmm. So, hindi talaga yun. Paano mo sinabi sa sarili mo na, tama na, ayoko na? Alam ko, nagkasakit po ako ng dengue. Parang mamamatay na ako noon. Tapos, nasinanin ako dugo. After ko labas sa hospital, sabi ko, parang ayoko na magsyabu. Parang sumuko ka pala sa kagat ng lamok, no? Oo, ilang beses. Halos, tatlong beses na ako na dengue. Dengue prone ako, hindi ko nga alam bakit. Ang mga sikat na gustong magbenta ng kanilang pinaka-iniingatang koleksyon o gamit, sa kanya lumalapit si Boss Toyo. Gipit ka ba sa pera pero meron kang antigong gamit o pinakatatago-tagong collectible mula sa isang sikat? Who you gonna call? Boss Toyo! Binansagan na ako si Malasyo, tama ko sa utak. Sino ba itong si Boss Toyo na puro tattoo ang katawan at naninilaw sa kanyang mga alahas o bling-bling? At bakit siya ngayon patok? 200,350. 1 million pesos! Jiro Manyo! Sa kanya lang naman ibinenta ni Jiro Manyo kamakailan lang ang kanyang Best Actor Trophy sa Gawad Urian para sa pelikulang Magnifico sa halagang 75,000 pesos. Sige, boss. 75,000. Deal. Saan niyo po nakilala Sir Francis? Ang nakarelasyon di umano ng yumaong master rapper na si Francis Magalona kay Boss Toyo rin ibinenta at ipinagkatiwala ang isa sa mga jersey nito na meron pang kasamang love note sa halagang last 500. 500. 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. Pati ang sports car ni Daniel Padilla, inialok din daw kay Boss Toyo ng isang buy and sell car shop. 5.6. 6M. Pero hindi raw sila nagkasundo sa presyo. Sorry, siguro baka may iba pa pagkakataon makabili ako ng sasakyan ni Daniel Padilla. Ano kaya kung subukan ko ring makipagtawaran sa kanya? Na-nominate kami sa isang international award. Korean drama stars. Eh, no? Siyempre, ma'am, ang tanong, magkano? Sa aking palagay, ibibenta ko to sa'yo, Boss Toyo, sa halagang
Nitong Miyerkules, binisita ko ang shop ni Boss Toyo dito sa Quezon City. Hello, good morning. Ay, hi ma'am. Hi, Boss good Toyo. Morning po. Wow, good morning ganda po, naman itong shop mo. Yes, ma'am. Welcome po sa Pinoy Pawn Star. Kamusta ka? Okay naman po, ma'am. Nasisilaw ako sa dami ng mga bling-bling mo. Ay, hindi naman po. Kamusta, ma'am? Na-starstruck ako, ha? Pasensya ka na sa istorbo, ha? Pero ang daming ganap kasi sa online tungkol sa ano, racket mo. Galing. Ang galing, ha? Yes, ma'am. Maingay na maingay si Boss Toyo. Hindi naman po. Talagang nagkakataon lang na pinupunta nila tayo para dalhin yung mga bagay na sa tingin nila may value at talaga. Ipinasilip niya sa akin ang ilan sa kanyang mga koleksyon na ang iba meron daw historical value. Ito kay Marcos to. Opo. Paano mo nakuha itong mga Marcos ano, memorabilia na po. To? Ito, ah, talaga? Opo. To former our brother president. In the cause of freedom. Sino to? Kanino to? Galing pa to sa Honolulu, Hawaii. Oo, pero kanino yung sulat? Pag sumusulat ka sa kanya, nasa Hawaii, nagre-return letter sila. Ah, sulat ito sa mga follower nila. Yes, so opo. After EDSA 1 na ito. Yes. Meron kang manika ni President Cory. Yes, Cory Aquino po. Mura ko lang yung nabili, ma'am. Magkano? 1,000. Meron din siyang memorabilia ng mga sikat na artista. Gaya ng kay The King, Fernando Poe Jr. Yan, mga signature niya, thumb mark, which is very seldom to see. Isa yan sa mga holy grail ko din. Yeah. Mahal ang bili ko rito. Patingin. I bought it parang 600,000 ata. Paano napunta sa... Firearms license ni... Ah, mga lisensya ng mga baril ni FPJ. Yes, and... Personal items to, paano napunta sa'yo? Yung mga remnants siguro po. Sombrero ni Comedy King Dolphy. Magkano mo nabili yan? Anong 100 at something? At manika version ni superstar Nora Honor. Kamukha nga niya Del Menonal. Oh, ito, jacket ni Daniel Padilla. Totoo ba na ano? Nag-bidding ka ba dun sa kotse niya? 5.5? 6.2. Pero, 5.6. 6M. 5.7. Sige boss, ang ganda lang talaga kami sa 6M. Oo. Labang Catherine Bernardo, ano dyan sa sakyan? Pasensya na, pero hanggang 5.8 lang ako. Hindi ko na siya binitumawad ako ng 5.8. Million? Yes. Magkano niya ba binibenta? Firm siya ng 6 million. So, o kundi na lang, 200,000. 200,000, malaking bagay na rin po yun. Kaya hindi ko na rin siya pinush. With that model, ayos din lang naman po. Pero syempre, kailangan ko kasi gumawa ng profit. So, hindi ka nang hinayang dun sa kotse ni Daniel Padilla na hindi mo binibenta? Hindi naman po kasi pinatanan ng kulay eh. Pagbibili ka kasi ng isang bagay na ano, maganda intact lahat. May koleksyon din siya ng props na ginamit sa telebisyon. Gaya ng bato ni Marian Rivera nung gumanap siyang Darna. Paano mo sigurado na... Si Bumoy po nagdala. Ito yung ginamit ko sa Darna nung ako nag-ding kay Marian Rivera. Magkano mo nabili to? Mura lang, 5,000. Ito ma'am, yung ito, Annabelle ng Pinas. Kaya ako to binili kasi naging viral. Diyos ko, hindi ba nagmumulto? Minsan naglalakad po siya dito. Nakikita naman na siya. Hindi nga. Opo, nakikita po na. Oh. Pakita namin yung clip. Mang Dagul, ako po si Jessica. Nung araw na yon, naabutan naming pumila sa shop ni Boss Toyo ang komedyanteng si Dagul. Ba't ho kayo nandito kay Boss Toyo? May ibibenta. Pwede ho ba malaman ko ano? Secret. Secret? Naku. Baka matulungan ko kayo, magaling ako magtawad. Oo. Ano to? Dating chocolate. Chocolate? Oo. Na nagiging pera. Saan nyo naman nakuha yung idea na tag 5,000 to? Tinignan ko yung... Lampas yung kwelyo. Lampas talaga. Oh. Pero saan nyo nakuha yung idea na 5,000 to isa? Sa online. Sad to say, hindi yun totoo. Oh? Hindi po yun totoo, sir. Hindi po ito nabibili ng ganong price. Kakwento mo nga, Boss Toyo, paano itong proseso? Meron po kaming page. Sinesend po nila doon yung mga binibenta nila. Ano-anong klase? Iba-iba mo. Minsan, kung ano na lang mabenta nila. Minsan, katulad sa mas may nagdala rito ng palanggana, 1 million binibenta. Sabi po ng nanay ko, ingatan ko daw ito kasi mapapakinabangan ko daw. 1 million pesos for this palanggana. Bakit? Ay, tingin nila, valuable. So sabi ng nanay baka nila, naman palanggana nung... panahon pa ng mga popong. Mga 1940 yata yun. Hindi natin masabi na century old. Hindi kasi walang markings. Wala kasi tayong markings. Old, hindi po to mabibili po sa halaga po ng
sabi niyo. Tricky yun. Paano mo nalalaman na ang isang bagay ay may value? Yes, may sino yung mga expert mo? Ayan po siya sila, Sir Armand Dimarana, ang expert ko po sa mga coins, sa mga numismatic. Okay. Yes, tapos si Sir Angelo na jack of mga eksperto talaga sila? Yes, at collector din. Collector din. Tapos si Sir Mike Pagulay naman sa mga toys. Jiro Manyo! Good morning. Isa sa talaga namang pinag-usapan kamakailan. Papa Jiro, anong sadya mo? Nung ibenta ng dating child actor na si Jiro Manyo kay Boss Toyo ang kanyang Gawad Urian Best Actor Trophy. Controversial to. Ito ba yung trophy? Yes. Magkano to at may lagay na sa museum? 500. 75,000. Sige, boss. 75,000. Deal. Nabili ito ni Boss Toyo sa halagang 75,000 pesos. Sabi nung utol ko na magtatayo ka doon ng museum. Yes. Naisip ko, sana mapabili lang ako doon sa mga dating artista na nakatanggap ng mga award. Huwag mo sabihin dati kang artista pero kung sa ibang tao, hindi ka nila niisip na artista. Sa mga nakahabol sa'yo, mataas pa rin ang respeto namin sa'yo. Binibili na to, 150,000, tubo na sana ako ng double. Kaso hindi ko binibili. May gusto naman. Yes, right after yung nag-trend, may nag-PM na. Pero sa lahat ng kanyang valuable items, ito raw ang itinuturing niyang Holy Grail, ang suot ng tatlong Pinoy music legends nung nag-collab sila sa kantang Bagsakan. Ang damit ng rapper na si Glock 9, 100,000, tinawaran ko pa ng 80,000. Chito Miranda, nilabas na rin ni Sir Chito para makatulong doon sa bandmate nila. Ito naman, parang nabili ko na 230. At ng master rapper Francis Magalona na ibinenta ng misis niyang si Pia sa halagang 620,000 pesos. But me, na he's gone already, di ba? So I'm very sentimental. I don't really show this side much, pero yes, ngayon lang yan, nakita niyo naman, di ba? Talaga. Pero ang pinaka-controversial na gamit ni Francis M na ibinenta rin kay Boss Toyo. Francis M. Ah, ito may pirma? Yes. Pirma niya? Wow! Isang lumang litrato na may mensahe. Yung pinakamahal na love letter ng Pilipinas. Dedication letter. At blue jersey din ni Francis M. For 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya. I know people will judge me, but we exist. What we had is real. Ibinenta ng nagpakilalang dating nakarelasyon ni Francis M. at nang naging anak daw nila. Pero nanganak yan ng ano, di ba? Skandalo. Yes. Lalo na nung sa pamilya niya na matagal nang natahimik dahil nawala na si Francis M. Biglang nabuhay ulit. At may additional pain sa kanila. Both side may kanya-kanya naman silang explanation at wala ako dun sa kakayahan para ipaliwanag yung nararamdaman ng dalawang side. At ako po, binili ko lang siya kasi binenta sa akin. Pero nakonsensya ka rin ba na may ganitong kontrobersya o eskandalo na nangyari dahil dito sa simpleng jersey na nasa hindi iyo? Po. Sa tingin ko kasi ma'am, kahit hindi naman yan nabenta sa akin, they will come out eh. Kasi mag-artista si Cheska. Ang katuwang ni Boss Toyo sa pagpapatakbo ng negosyo, ang kanyang partner na si Loves Joy. Nakaka-starstruck ko. Ikaw pala ang ano? Si Miss Bulong. May hawak ng kayamanan. Siya yung lagi sinasabi, pag bumulong si Mrs. patay na. Yeah. Bakit? Pag laging bumulong. May ganun. Kasi ma'am, kunyari, benta mo, 15,000. Tatawad ako, 10,000. Tapos bubulong pa ako. Bubulong pa. Pagbalik ko, 5,000 na lang. Ganun. So, kaya tinatawag. Siya pala ang magaling na tumawad. Bago naging magkarelasyon, sina Boss Toyo at Loves Joy, pareho silang online seller. Nagkakilala kami sa watch. Tapos crush niya na ako. Nag-meet kami. Tapos nagustuhan ko siya kasi ang bango niya. Medyo kinilig. Magandang pag-usapan, paano ka nagsimula sa racket na ito? So, nakapanood ako sa abroad ng ganito din, ma'am. I-try lang natin na bumili tayo, ibabuy and sell din natin. Hanggang 40,000. 70,000. 750,000. Atin natin ako. Thank you. Maraming salamat, Sophie. From there, namili na ako ng namili. Pinublish ko na siya sa Facebook at nag-open for public ako. At saka ang galing kasi may content ka na, may negosyo ka pa.
kapital daw ni Boss Toyo sa kanyang negosyo galing sa kanilang gold business. Pwede na akong kumita actually eh. Yung iba marami nang bumibili pero kasi hindi ko pa talaga binibenta. Puro palugi pa lang, sa totoo lang. Opo, sa totoo lang. Oo, except lang na nag-a-appreciate yung value syempre ng yes, mga collectible opo. Mo. Yes, tanim lang po ako ng tanim sa ngayon. Oh. Yung pag-ani, madali na po yan. Darating tayo doon for sure. So, bawi ko sa buhay yung napoprovide ko yung mga kailangan ng mahal ko sa buhay. Kasi dati hindi eh. Palahingi lang ako. Asa dito, asa doon. So, hindi ka materyoso? Yung sa'yo mga luxury. Mga ganun, wala. Kaso lahat ito, material stuff. Yes, pero nakikita ko ito as investment. Kasi, investment. Yes, hindi ko ito nakikita na pangluho or what na iniabang ko. In the near future, para rin sa mga ano ko to. Lahat daw ng pinagsisikapan ni Boss Toyo ngayon para sa kanyang mga magiging anak at pati na rin sa kanya raw inner child. Buhay ko, sobra. Sobrang colorful. Talo yung mga teleserye ba? Kulang ang teleserye. Baka tumagal ng taon pagkat inabot yung teleserye. Sa mga kalsada ng Cavite, lumaki si Boss Toyo. Lumaki ako sa hindi ko tunay ng mga pamilya kasi ampon nga po ako. Kailan mo nalaman, Jason, na ikaw ay ampon? Mga 13 years old ako. Naalala mo pa? Yes. Paano? Ako. Bata pa lang ako nun. Nakatambay ako sa nag-inom. Kina-approach ako ng isang kapatid kong tunay na hindi ko alam na kapatid ko siya. Directly, sinabi niya, kuya kita. Sabi ko, sino ka? Kapatid kita. Magkakapatid tayo, isa yung nanay natin. Dito niya nalaman na ang tunay pala niyang pamilya nakatira lang sa katabi nilang barangay. From there, tumanim na siya sa utak ko. Inalam ko na, tinanong ko na rin yung parents ko. Buntis pa lang daw yung nanay ko, kinontrata na ako na pag nanganak ako, mapupunta ako doon. Patay na po siya. May mga pinakilalang tatay, hindi naman niya sinabing directly na anak niya ako. Hindi ko talaga pinag-aksaya ng panahon hanapin yung tatay ko. Given itong ganitong background, Jason, sa buhay mo, ano epekto nito sa'yo? Nung bata ako talaga naka-apekto kasi hindi ko pa alam kung tama at mali. No? Doon na nag-start yung pagiging rebelde. Kahit hindi naman dapat, nag-turn out to be an addict at early age. Benta lahat ng gamit, kupit dito, kuha ng gamit doon, nagnanakaw. So para may pantos to sa bisyo, sobrang pasaway, away, hindi nakapagtapos. Lahat pinagdaanan. Yes. Laging kick out sa school, laging wala sa bahay. I'm longing for attention before. Nakukuha ko attention sa mga kasama ko sa bisyo. So, yun ba yung worst na nagawa mo? Ay hindi, wala pa yung sa worst. So, sinabi ko naman dati, nangisnatch ako. Ang snatcher ka dati. Kanya, away, kukunin ko yung alahas. Kasabak-sabay sa away. Ilang beses na ako nasaksak. Sabi ko, wala na ako, short na lang. Kasi binenta ko na para sa drugs. So, yun grabe. Nga, gano'n. Ilang beses din po kasi ako na-rehab. Hindi ko yun tinatago. Takaraan na yun eh. Bagay, hindi ko na yun kinakaya. Nag-commit din ako ng suicide dati nung teenager ko. Ah, talaga? Yes, ako. Pinagtawanan lang ako ng mga barkado kasi napiktal yung tali. Sign yun, di ba? Na meron pa talaga akong pupuntahan. Mm-hmm. So, hindi talaga yun. Di ba sabi nila, bibihira yung nakakabawi. Opo. Lalo na yung mga pag nalulungka sa isang klase ng droga. Antagal. Pero sa'yo, nakakamangha na naikot mo yung buhay mo. Paano mo sinabi sa sarili mo na, tama na, ayoko na? Alam ko, nagkasakit po ako ng dengue. Parang mamamatay na ako noon. Tapos, nasinanin ako dugo. After ko labas sa hospital, sabi ko, parang ayoko na mag-shabu. Parang sumuko ka pala sa kagat ng lamok, no? Oo, ilang beses. Halos, tatlong beses na ako na dengue. Dengue prone ako, hindi ko nga alam bakit. Pero kung nadapa, bumangon hanggang si Boss Toyo natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Sakto may offer ng tawag na mag-delivery boy. Ginrab ko, 90 pesos ang sweldo. Babike ka from 7 a.m. hanggang gabi. Pagod na pagod ka. Doon ako natuto. Nagpalagay na rin ako sa pera. Feeling winner ka sa mga programa? Ngayon hindi pa po. Titignan ko lagi sarili ko as struggling pa rin. Ganun kasi ginagawa akong drive sa sarili ko eh. Everyday, laban. Laban. Kalaunan, nakilala niya ang loves daw ng kanyang buhay, si Loves Joy. Hirap silang magkaanak. Ilang obigay ni Nay napuntaan ko that time. Sabi niya sa akin na wala ka ng pag-asang mabuntis. Tapos ano, pray ako ng pray ng kay God. Sabi ko, ano, bakit? Alam mo yun, yung okay yung buhay mo, tapos okay na may negosyo mo. Pero hindi mabuo yung pamilya na gusto mo. Tapos nag-try ako nun dati sa IVF. Tapos yung napasok na si baby, nag-positive naman siya. As in sobra. Yung para wala mapaglagyan yung saya ka. Dumaan na yung araw, narinig na namin yung heartbeat ni baby. Pagkarinig namin, sabi ko, yes, eto na yung dream come true ko.
ang kanilang kasiyahan, napalitan ng kalungkutan nung si Love's Joy nakunan. Medyo depressed ako noon eh. Kabalik namin sa doktor, sabi ni Doc, I'm sorry kasi yung baby namatay. Gumuho talaga yung mundo ko na parang minsan na-question ko si God. Sabi ko, bakit? Mabuti naman ako ang tao, tsaka mabuti naman ako ang asawa. Ngayon, we're working out again ulit para magka-baby. So, family talaga. Yun talaga para sa akin yung valuable. Eh. Ay, kwento mo nga yung mga tattoo mo. Ito nga mga tattoo, mga anak ko yan. Parang last supper yan, oh. Yes. So, kahit ganito po itsura ko, lagi ako nagsisimba. Every Sunday. Tinatanong ko lang. Hindi yes, ako, kahit ako po nung bata ko. Ito yung huling-huling tattoo ko, yung anak namin. Ani ultrasound? Yes, yung nakunan na miscarriage through IVF. So, yan yung pinaka-heartfelt tattoo ko. Pero anong gagawin nyo sa lahat ng ito? Pag lumipat na ng bagong shop, magkakaroon ako ng auction. Gagawa kayo ng museum? Yes, tama ba yung yes, dinig ko? Teka, paano kaya kung ako ang sumubok na magbenta kay Boss Toyo? Saan kaya mauuwi ang aming tawaran? Siguro nga magandang ma-experience, pero hindi pa ako sold na magbenta. Susubukan lang. Sige if man. Ever din lang, ang iniisip ko, pwede siguro yung proceeds for charity. Ang naisip kong ibenta kung sakasakali lang naman ang isinuot kong damit nung nanominate ang KMJS sa prestigyosong 2023 Asia Contents Awards sa Busan, South Korea. Lumaka dito sa red carpet sa Busan sa South Korea at nung suot ko to, ang dami kong na-interview na mga at naka-selfie na mga Korean drama stars. Eh, no? Sa aking palagay, ibibenta ko to sa'yo, Boss Toyo, sa halagang 100,000 pesos. 100,000 pesos? Anong year po to ulit? Last year lang, 2023. Oh, last year, so medyo bago pa. Kailangan may picture pag walang ebidensya, Ma'am Jessica. Wala. Pero ng phone, nasa kanino yung bag ko, baka sorry. Baka binubudol tayo lang, Ma'am Jessica. Ipakita ko sa'yo mga picture. Si Seungjong Park. Sinabi ko doon yun. Wala ba? Ito yung kontrabida sa Glory. Sandara Park. Hindi. Ayan, kilala ko yan. Ryan Bang. Hindi pa ako sold talaga. Yes, papa-experience ko lang sa inyo. Papa-experience ko lang. Anong tatak nito, ma'am? Ang gumawa ay si Jot Llosa. Local fabric, handmade yung tela niyan. Puhunan ko dito, 45,000. Jot Llosa pa. So, ilang beses to nagamit? Twice. Siguro, ma'am. Nakikipagtawaran eh. Yeah, praise ko to with your signature. Around 35,000. Para sa akin, kasi mas maganda yung mas matagal na. Hindi. No. Anong tawad niyo pa? Tatawad pa tayo, ma'am. Tatawad ka pa. Hanggang sa ano? Sige nga, bumulong ka nga sa akin. Bulong. Mrs. Loves Joy Bulong. Mahal daw sa 100, ma'am. Mahal. Kala ko ako Ilocano. 45,000. Hindi pa rin. Higher. 50? Higher. 55. 100,000 pesos. Okay, ma'am. Hindi po natin bibili. Yay! Salamat, Masaya makipagtawaran kay Ma'am Jessica. Oh, hindi man ako nakapagbenta dahil nag-iba po ako ng isip. Kinukuha na agad. Kinukuha na agad. Hindi matatawaran yung experience ko and learning about your story talaga na patunay ho siya na anuman pagkalugmok pwedeng bumangon. Maraming salamat po. Kailangan. Masaya po kasi na dito po ay sarap. Ito, hiningi niya. Para may souvenir naman. Para maganda makaka-display din kami dyan. Sa tabi ng mga lumang coins at mga sulat ni MacArthur. Pirmahan. Hindi nang pirma. Lalagyan ko pa ng dedication. Cue card po namin to sa KMJ. Yes. Bibigay ko kay Boss Toyo at kay Love's Joy. Galing. Dapat malaman lahat ng mga bata na nasasadlak sa bisyo at yung feeling nila wala na silang pag-asa sa buhay. Sana makilala ka nila, marinig nila yung kwento mo para makabangon din sila. Yun. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi itong mga collectible mo. Thank you po. Salamat po. Naiiyak nga ako pag sinasabi ko sa'yo. I really mean that. Yes, kailangan nyo ng mga bata. Mahirap ng buhay eh. Mahirap. Kailangan ng mga katulad mo na magsalita, pagbigay ng inspirasyon. Salamat po. Thank you. Sa lahat ng kaalatan sa buhay na pinagdaanan ni Boss Toyo, sa huli, ang importante, natuto siya at nagsikap na magbago hanggang nakita niya ang tunay niyang halaga.
kung may bata dyan, parang feeling niya patapon yung buhay niya, anong ipapayo mo sa kanya? Huwag kang magpapabulag kung ano yung nasa present. Mas marami kang makikita sa future. Mm-hmm. Tsaka ilabas mo yung sarili mo dun sa bilog mo na nakasanayan. Tumalikod ka na sa mga maling ginagawa. Ang sunod nun, tamang landas na patungo sa kung saan mong gustong pumunta. Bago magpasko, nagulantang na lang tayo at nalungkot sa biglang pagpanaw ng respetadong aktor na si Ronaldo Valdez. Ngayon pa lang sa linggong ito, nagbigay ng pahayag ang kanyang anak na si Jano Gibbs tungkol sa pinagdaanan nilang krisis. Sabihin mo talagang iba na ang generation ng mga bata ngayon. Isa siya sa pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Kayong malalapit sa akin, kung gagawa kayo ng lihis, ipatrabaho niyo sa iba, hindi yung kayo mismo ang gumagawa. Mahusay sa drama. May ibang atake rin pagdating sa comedy. Siguro pati yung mga balat ninyo nandiyan pa. Wala naman kaming balat sa likod. Wala? Tingnan ko! Ang tao eh. Sa likod, hindi dyan. Wala akong anak na bastos. Ang premyadong aktor na si Ronaldo Valdez. This is the one for me. Pero bago natapos ang 2023, nagimbalang lahat sa isang masamang balita. Si Ronaldo Valdez, sa edad na 76 anyos. I'm dying. Sumakabilang buhay na. Maswerte nga ako eh. Umabot pa ako sa ganitong edad eh. Pumanaw na sa edad na 76 ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Naging tahimik ang pamilya ni Ronaldo Valdez simula nung nangyari ang trahedya. Pero sa linggong ito, ang kanyang anak, ang singer at komedyanteng si Jano Gibbs, naglabas ng sama ng loob kung paano hinawakan ng mga pulis ang kaso. Anong klaseng police station? Inireklamo niya ang mga nagpakalat ng video ng mga huling sandali ng kanyang ama. Kung isipin mo, malagim na nga yung nangyari sa amin. Dumoble pa, dinoble pa nila. At mga nag-post din ng fake news kaugnay sa pagkamatay nito. I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing this. Ayoko nang mangyari sa ibang tao itong nangyari sa amin. Nito lang Biyernes, pinaunlakan ako ni Jano ng isang interview para rin gunitain ang alaala ng kanyang ama. Jano, una sa lahat, maraming salamat. Thank you, Miss Jessica, for having me. Kamusta ka na? Kamusta ang inyong pamilya? Holding up well. Nakatulong ng malaki yung right after. Nag-travel muna kami para makalayo, makalimot ng konti, makahinga. Malaking tulong yun. And now, hanggat maaari, hindi namin iniiwan ang isa na mag-isa. Kailangan may kasama. Nasa ganong stage kami. You draw strength from each other. Yes, yes. Family is the biggest comfort. For security. Mabuti nagagawa mo ng humarap sa media at magpa-interview. One, I had to come out with that press con to clear things, to air my grievances also. At least na ilabas ko na. Kamusta na ako kayo? Okay na. Parang hindi pa eh. Sabi kasi nila, Jano, merong different stages of grief, yes, di ba? Yes. May mga ganun ka bang pinagdadaanan? I was even bashed. Kasi we went on a trip right after the week. Eh, nag-post ako ng TikTok na sumasayaw. May mga nag-bash na, ano ba yan? Hindi man lang ilang araw pa lang. Yung iba yan, araw-araw na lang, nagpo-post ng malungkot, nagdadasal na. You know, I didn't want to use the situation. So I wanted life to go on. Ang pinakita ko lang, that was one happy moment. But most of the times, we're still in grief. Naalala ko lang, when you grieve, ang pinakamahirap kalaban yung
thoughts? How do you erase the negative thoughts, the sad thoughts from your head? You cannot. I think it will stay there forever. It will lessen. It will be fewer and far between as time progresses. Pero hindi na mabubura yun eh. Especially, ako lang at si Bing. We saw him in that horrible state. The first night of the wake, syempre, ako na yung parang padre de pamilya, di ba? Ako na yung, I was so strong. Nagugulat nga sila sa akin na, ang lakas mo, matapang ka, ganun. Second night, hindi ako nakapunta. Breakdown. I still have, once in a while, flashes of the horrible image. But it gets lesser as time goes by. You remember your last conversation with him? When was it? What was he like? Anong pinag-usapan nyo? You know what? Kala nung iba wala ako dun eh. But he was living with me, di ba? Mm-mm. I was just next door. And I think he made sure I was sleeping. Oh my God. He even knocked on my door. Mm-hmm. I was taking a nap, afternoon nap. So, nagising ako, sumilip lang siya, sabi niya, di ba tuloy yung lakad mo? Sabi ko, tuloy, kaya lang ginamit ni Bing yung kotse. Sabi ko, pagbalik, idlip lang ako, okay. Moments after that, eto na, yung driver, panicking. So, I think he made sure na tulog ako and wala yung driver. If I can only turn back the hands of time, I will. Jano, given yung circumstances surrounding the death of your dad, pwede bang matanong if there were signs prior, may pinagdadaanan, may nararamdaman? Were there clues? Since late last year, he was taping for his teleserye. Mm-hmm. He started, nahihirapan na siyang lumakad. Bigla. Okay. Mm-hmm. Bigla. No? Biglang parang nagli-limp na siya. Got worse and worse until a few months ago, maybe, na siya, naka-mobile. Wheelchair na na-drive yes. niya? Yes, oo, yun, gano'n na kami mamasyal. Mm-hmm. He could still climb the stairs, pero very slowly, very hard. No pain, but mahirap lang, mabigat. We went to several doctors. Ako, sinasamahan ko siya. Sabi ko pa, ikot na lang tayo ng ikot ng doktor. Kasi ayaw niya magpa-MRI. Mm-hmm. Takot yun sa M. Parang nako-claustrophobic siya. He even walked out in one session. Until finally, napilit ko siyang magpa-MRI. So he was scheduled to be operated on sa cervical... Sa spine Sa spine, mm-hmm. But the days before it happened, parang it was getting even worse. Mahilig mamasyal yun eh. But days before, pag niyayaya ko siya, hindi na lang. Medyo parang lalong sumasama yung ano ko, yung leg. To my guess, parang yun yun. Parang hindi na niya ma-take yung ano. He enjoyed life eh. Mm-hmm. He enjoyed living it, eating out, watching movies, mm-hmm. making pasyal. Siguro yung condition niya was getting worse. He couldn't take it. I'm just guessing, siguro ayaw niyang to burden us, his children, his grandchildren. Mm-hmm. Parang lalong ayoko na magpagamot eh. Baka hindi niya kinaya yung prospect na yeah, maybe he didn't health want the problem operation. Siya. Yeah, o yeah. It's the immobility. Yung mga ganon. For someone na layas, lakwachero, mm-hmm. it's a big thing for you to have a hard time just walking. You know, Jano, nandun na tayo sa stage ng mga buhay natin na nabaliktad na yung roles. Yung parents natin, from birth, sila yung nag-alaga sa atin. Now, role reversal na. Yes. Tayo na yung kanilang mga caregiver. Yeah. So, it may help if you share with us yung siguro yung mga nakita mo na prior. So, people will also know kung baka merong mga pinagdadaanan, may mga telltale signs. After what happened, I've had people approach me na similar yung nangyari sa kanila. Mm-hmm. All had no signs. Kung meron man akong mapapayo, let's be more mapagmatsyag, mapagbantay. Mm-hmm. Kasi wala silang binibigay na signs. Most of the time. Okay naman ako rito eh. At saka, mami ang konti lang. Aalis na rin ako eh. No clues at all, no? So hindi totoo yung mga textbook na mga
sinasabi nila no. na you have to be more, wala kang mga ganun na pinagdaanan dyan, no? Yung mga guilt na sana, ganyan, wala kang mga ganun? Wala. Because I feel I gave the best care, the best attention to him. Sa tingin ko, hindi ako nagkulang. Mangyari, dinidibdib mo ang lahat. Wala na, huwag na, andito na ako eh. Huwag mo nang isipin, ha? Kamusta sa bahay nyo? Kamusta pamilya nyo? This is especially hard for me, for my family. Well, alam na naman ng karamihan, at least. Not everyone. It's almost been a year na my dad and my mom have been separated already. After that happened, so almost 1 year nang nakatira sa akin ang daddy ko. I've been taking care of him. Okay. So, even harder, but also, I think it helped kasi, di ba, karamihan sa atin yung pag nawawala ng mahal sa buhay, sana mas nakapiling ko pa siya, sana mas sinamahan ko pa, di ba? Wala akong ganun because everyday kasama ko siya. Pero mas mahirap din yun, no? Mas kasi mas maraming memories. Balance. Yung amoy niya, yung mga kaluskus ng paa niya, mga hinahanap mo. The little things and the little signs, di ba? Yeah. Natakot ako eh. What I will miss most is our breakfast time together. Mm-hmm. Paano kayo mag-almusal? Dalawang unit kasi yung ano namin, mm-hmm. yung house namin. So, we were in one unit. Halika na, baba na tayo. Punta na kami sa kabila. Doon kami kakain. Tapos, kwentuhan na about life. Dekada 60 nung pasukin ni Ronaldo Valdez o Ronald James Dulaca Gibbs sa totoong buhay ang pag-aartista. Ikinasal kay Maria Fe Ilagan at nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Melissa at Jano. Gumawa siya ng kasaysayan sa showbiz nung nag-grand slam bilang best supporting actor sa iba't ibang major acting awards para sa pelikulang May Minamahal. Pero ang role na pinakabuong husay raw niyang ginagampanan para kay Jano, yun ay ang pagiging ama sa kanila. You look familiar. Baka ho, kilala niyo yung daddy ko. Sikat din ho siya eh. Paano ba maging tatay si Ronaldo Valdez? Tapos pareho pa kayong komedyante, di ba? In GMA, he had a memorable sitcom, Yung Bahay Mo Ba To? Mm-hmm. I know he loved that show. Ikaw, Miss Jessica, kilala mo rin ako, kilala mo ang daddy ko. Alam mo na ako, sa on-screen, I'm the comedian. Pero off-screen, you know, I'm, you know. Serious. Well, like all comedians are. Well, a lot, yeah. Ang daddy ko, baliktad. Siya yung dramatic actor sa on-screen. Pero sa set yun ang ano yun. Oh, ano, kamusta kayo? Ganun. Siya yung life of the party. Mm-hmm. He was the comedian in the family. Edi, ang saya. Masaya. Nyo. We shared a lot of laughter. And you were friends? Yes. He is not the traditional father. Filipino father. Di ba yung... Di ba ang tayo, mga Pinoy, yung mga tatay, medyo kinakatakutan. Mm. Yung pag sinabi kong, di ba, hindi siya ganun. He was parang equal kayo. Even when we were small, kahit bata kami, equal, pwede kang mag-explain pag nagkamali ka. Pag naintindihan niya, naintindihan kita. Cool dad pala si Ronaldo. And very Mendes. Sweet, very affectionate. Very handsy, beso-beso, I love you. Di ba, bihira yun eh. Pag-text kami, love you pa, love you, Jano. Kaya nag-gold yan eh, dahil sa suporta at pagmamahal namin ng mama. Ang mama bumili ng lahat ng plaka. Yun lang, yung fans, yung followers niya, yung viewers niya. Ang image sa kanya, kasi nga nalinya siya sa comedy in the latter part of his career. Yeah. Masayahing tao yan, si Ronaldo Valdez. Siya yung may punchline, kahit drama, siya yung patawa. Miss... Mukhang nasiraan ka yata. Parang may disconnect between the public perception of him and again, the circumstances surrounding his death. He's a very emotional person. Sobra. Sobrang sensitive to everything. I would even say a hothead once in a while. Impulsive. His last image
that people remember is very horrible. Thanks to the leakages of ano. Yung nangyari na leak ng video, unang-una, there is a violation ano, ng kanilang internal policy. Meron po silang kakaharapin ng nakasong administratibo. Jano Gibbs, umamin na sa kasalanan sa amang si Ronaldo. Inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito. Sumuko na, Jano Gibbs. Mga vloggers, nagsishare, mga post katulad nung nangyari na yan, pwede po kayong kumantong ano, sa pagkakasala ng paglabag ng cyber libel law. Somebody asked me, hindi ba dapat i-move mo yung playdate ng movie nyo with my dad, no? Yeah. Too soon, ganun. Sabi ko, no, I think this is the perfect time to show it. Para mabura yung last horrible image of him and to see him again in his full glory. Yeah. Yung masaya, magwapo. Ano, kumusta? Ganda natin ngayon, ah. Six. You look fresh. Fresh from the grave. Siya yung nagpapatawa na seryoso yung mukha eh. Yeah, oh. Eh, alam mo naman kasi, pagka kuhan eh, ano eh. Kuhang-kuha mo ah. Kuhang-kuha. Medyo hindi mo siya masyadong kamukha. Medyo sa mother side ako. Kami magkamukha. Ito ang kamukha mo si Panchito eh. He was beloved not only by the family but by his peers. Lately, si Catherine Bernardo was so close to my dad. And sa family, yung mga apo niya, mga anak ko, they were devastated with what happened. Kasi nga, sobrang sweet ng daddy ko. So loving. If you've watched Seven Sundays. Yeah, napanood ko yun. That was him. Gusto ko, guwapo pa rin ako hanggang doon sa kabila. I was watching it, I was crying. Yun siya, yun talaga siya, mm-hmm. In real life. How loving he was there. Siya yun? Siya yun. Wow. That wasn't acting, that was him. Para mag-cope sa pagkamatay ng isang loved one is really yung being open sa feelings, hindi kimkimin. So importante rin dito yung emotional support system. So this ito. One I took myself just recently. Sa room lang yan. Ito kanong-kano siya. Oo, mistiso. This one is very memorable. Bakit? Kasi my daughter, Alisa, did a collaboration. Okay. Yung abroad, ah. Artist abroad. Siya. Yeah, oo. Na international ang release. Wow. So this was part of the apparel. Oh. So sabi ko sa daddy ko, pwede bang mag, ano, mag-pictorial tayo ng suot natin, damit ni, nung apo mo? Ganun. Oo, sige, game na game. Yan, sa bahay lang yan. Ang galing. Set-up lang ako ng ano. Paano ang pose natin? Ganito, ganito. Ano naman, astig naman. Tapos ganito. Ganun, nakakatuwa. Naglalaro lang kami habang nagpipictorial. And then this, yan ang madalas naming, he loved food. Mm-hmm. He loved, lalo na sweet. He had a sweet tooth. Tingnan ko ano man yung pinablog mo. At hindi ko makakayanang mawala ng anak. Ang special nitong movie, ah, yeah. Kasi first time mo mag-direct, tapos yes. Ang dinirect mo pa, tatay mo pa. What was it like? This is the best parting gift he can ever give me. Supporting his son's dream. It was very special kasi first time ko mag-direct. Daddy ko pa na, you know, award-winning actor. So I had this nice, very nice memory of him. Meron kaming scene na medyo heavy in this movie. Confrontation scene. I wrote the story also, so before scenes, I would change some dialogue. Tapos sabi ko, padala niyo na sa daddy ko sa tent for him to study. Pagdating doon, sabi niya, sino magaling na sumulat nitong dialogue? Maganda eh, sabi niya. So ako naman, kilig na kilig naman ako. So that was very special to me. Nabasa ko yun eh, yung interview mo na yun. Tapos sabi mo doon, pinahirapan mo siya konti. Medyo. Tama ba? Because we had action scene. Medyo doon ko siya pinahirapan. Although I put him in a wheelchair already, okay. I made sure in the story the dad
He plays my dad also. Mm-hmm, yeah. Was in a wheelchair. Ikaw din sumulat nito? Yes, pa. Pambihirang talent yun, ha? Nagsusulat na, nagdidirect pa, umaarte pa. Total package. My grandfather is Jerry De Leon. He's our national artist for paano film. Paano mo siya naging grandfather? Mother? He's the father of my mom. Parang hindi yun nababanggit, no? Hindi yun nasusulat sa'yo na apo ka pala ni the Jerry De Leon. Yes, si Manong. A much Manong respected national artist for movies. So I hope also I'm making him proud. Yung mga pictures siya dyan. So I'm sure manonood siya ng movie namin. I could imagine us watching our movie together. Do you have a last picture with him? This was just recently, yeah. Oh. I think that was one of the last. Ganyan kami. See how relaxed we are and happy together. Oh. Ang gwapo ng tatay mo, no? Ano to, may American blood? Yeah, ayun, share ko lang. Not a lot of people know this. Ang daddy ni Ronaldo Valdez, Gibbs siya talaga. He never met his father. Parang GI baby, yun ang tawag natin, di ba? All his life, he was looking for his dad, si Gibbs, si James Gibbs. He would do searches, and noon, mahirap, wala pang internet masyado, Until 2 decades ago siguro or more, finally may nagsabi sa kanya, nahanap ko yung father mo sa States. Mm. So sinulatan niya. Sumulat sa kanya pabalik na, I'm sorry, I have a family already here in the States. Sinabi ng daddy ko na, I'm not after anything. I'm doing really well here in the Philippines. I just want to meet you. So nagkita sila. Ano na, I had a kid already. Wow. Ganon na kalayo. Mm-mm. Meron akong panganay. Mm-mm. That was very fulfilling to him. Hindi alam ng marami. So late in his life na nakilala niya yung father niya. It closed a lot of doors for him. And we even got to meet our lolo. Your lolo. Yeah, mm-hmm. James Gibb. Okay naman ako rito eh. At saka mami ang konti lang. Aalis na rin ako eh. Most valuable lesson learned from your dad and his life. He loved life to the fullest. Ninanamnam niya lahat ng yung our moments together. Even food, he loved food. He loved everything. He loved traveling. He loved life. And he was very affectionate to us. He was my hero. Gusto ko sana magkakasama tayo bago ako makipagkita kay San Pedro. Is there anything meron ba na nire-regret mo na sana nasabi ko sa kanya? Ano lang, ang wish ko lang is that I could have said goodbye. Said goodbye properly. In that state, in his horrible state, he was still breathing. Okay. And I stayed with him. I stayed with him for a good 10, 15 minutes. Of course, wala nang response, but I got to say goodbye. I was kissing him. I was saying, I love you. I hope you're okay. You'll be okay na. But I wish I got to say those things nang conscious pa siya. Pero if it's of any assurance, Jano, sabi nila, a person in the last seconds of his life daw, everything else goes except the sense of hearing. Yeah. Yun daw yung last to go, yeah, or one of the last to I go. I know he heard me. Yeah. Narinig ka niya. Yeah. Baka meron kang maipapayo sa mga families out there or the sons or the fathers out there
na may mga mabibigat ding pinagdadaanan. Yeah. Lalo na sa generation ngayon, no? Generation ngayon medyo, ano na, yung na-annoy sa parents nila, di ba? Ito naman, masyado nakikialam, mm-hmm. Ganun. Or they don't spend so much time with their parents. To the children, please spend more time with your parents. Love your parents. You'll never know when they go. I-cherish nyo na. Guilty ako doon, ha. Tinamaan ako doon. Sa lahat ng pagkakamali ko, kayo ang tamang nangyari sa buhay ko. I wish I interviewed you during a better time, Jan. Yeah. Pero, maybe there's some message from somewhere about this na ano. Hindi natin alam eh. Mahirap talaga explain eh, di ba? If one good thing and importantly that came out of this was naging closer kami ng family ko. Thank you, Jano. Aalis ako. Masaya ako. Alam ko kasi kaya nyo na eh. Artificial Intelligence, ikabisado nyo na ho dahil yan ang susunod na magpapabago ng ating buhay at pamumuhay. Ginagamit na nga lang ng mga nanluloko. Pero sa mga hindi, pinagkakakitaan naman ngayon ng limpak-limpak. Ang trip ng TikTokerist na ito, magsuot ng face mask na butas at saka bigla-bigla na lang magtatatahol. Sa jeep man yan, eskwelahan, kahit pa habang nagbabantay sa tindahan. Pabili nga. Ay, typing! Pero kung akala nyo, wala itong kawawaan, paano kung sabihin namin sa inyo na dahil lang sa paggaya niya sa galaw ng aso, kumikita na siya ngayon ng limpak-limpak. Taga-Antipolo Rizal siya, ang senior high school student na si Taipeng o Mark Adrian sa totoong buhay. Nag-i-swipe lang din ako sa TikTok mismo. Naisipan ko, gumawa din ako na sarili kong AI live na gamit tong suot kong trademark na fake mask. Wala akong alam na sumasahod pala dun sa TikTok. Hey, what's up guys? Welcome to my life! Ang mga regalo kasi na isinisend ng kanyang live viewers. Park! Kailangan niyang i-act out at meron itong katumbas na salapi. Dapat yung followers mo is 1K para makapag-live ka sa TikTok. Pwede ka mag-add goal. Yung convert ng rose is 1 coins, 1 diamond siya. Tapos yung mga tagpipiso is rose, GG, ice cream, power hug, chocolate, par, coffee, and TikTok. Ito yung corgi, ito. Ayan. 299 coins. Pwede mo siyang gawing goal na 5 o kaya 10. Ayan. Lahat ng coins. Dito makikita kung ilang pesos. Mawi-withdraw mo siya gamit yung bank account. Kung fire at chocolate, nakakakuha si Taipeng ng 1 coin. Tig-10 coins naman kung hard. Pero ang goal daw talaga ni Taipeng, ang layon. Dahil mabibigyan siya rito ng instant 34,000 coins na ang katumbas instant 20,000 pesos. Ginanahan talaga ako ng binibigyan talaga ako ng maraming gift. Nung tipong nahawakan mo na yung pera, sobra bumawi yung lakas ko dun. Pero ang pinakapatok daw sa kanyang ipagawa. Ginawa ko sarili kong aso. Baga parang tumatawal ako. Ginagawa na to in other countries. Ang tawag sa kanya NPC, non-player character, live. Yung mismong AI live itself, tao yan talaga. As in, kumikilos lang sila na parang non-player character. And gagawa ka lang ng gimmick. The better your gimmick, the more people will give you rewards. 2-4-6-9-10! Dahil maraming naaliw, umabot sa puntong sumasakit na ang katawan ni Taipeng hanggang siya mismo ang tumatanggi sa ipinapadala sa kanyang coins. 2-4-6-9-10! 2-4-6-9-10! Stop the dumbbell, CJ! Nakakapagod.
bago talaga. Kadalasan, nakakadalawang damit talaga akong palit. Basang-basa talaga. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Lahat ng ito, tinitiis daw ni Taiping para maipagamot ang kanyang inang may sakit sa puso. Naaawa din ako sa kanya pag nakikita ko siya na... Pahinga ka na, tulog ka na. Siyempre, iniisip ko rin naman yung kalusugan niya. Si Mama lang yung pinaka-sandigan tumatayo ng magulang sa amin. Pinag-aaral niya kami apat, sabay-sabay yun. Dahilan na bakit gusto ko tumulong sa pamilya ko. Sa halos gabi-gabing ginagawa niya ito, napaayos na raw ni Taiping ang kanilang bahay. Yan, ginawang ganyan yan. Tapos naglagay rin ng mga ganito-ganito. Para lagaan ng mga item. Ayan, itong mga dingding na to. Ayan, lahat yan. Lahat ng dingding na yan. Pinaayos ko yan. Dati wala kaming higaan na double deck. At higit sa lahat, napapatignan na niya sa doktor at nabibilhan ng gamot ang kanyang ina. Siya na po yung tumatayong breadwinner. Napakabuti talaga ng Diyos kasi binigay niya sa akin si Adrian. Siya pala yung nagbibigay sa akin ngayon ng ginhawa. At habang nagla-live siya kasama ang team, si Taiping, Oh my God! What? Nakatanggap ng hindi lang isang layon. Oh my God! Dalawa! Dalawa! Pati na rin ang pinakamataas na gift. Oh my God! What? What? Ang TikTok Universe. TikTok Universe! Ang saya! Ang saya! Kasi natutulungan ko na yung si Mama. Para sa pag-aaral ko to din. Sa anong ay nga, yung sa kapatid ko nga. Pinag-aaral ko na rin siya. Eh gusto nyo bang kumita kahit habang natutulog lang? Normal range pa siguro na sa 30 to 50 po. Huwag munang matulog dahil gigisingin namin ang inyong diwa sa istorya nang nakilala namin kumikita ng malaking pera kahit natutulog lang. Pag sumagad ako na sa almost 100k a month. Susunod na! Sa mga nangangarap namang kumita kahit tulog, siya ang lodi nyo. Sa pag-Facebook live lang kasi ng kanyang pagtulog, aba, kumikita siya ng libo-libo. Naol, may ginto karaming viewers. Good night po, sleep well. Minsan, nakapantulog, pero madalas, naka-superhero costume. Habang paiba-iba ng posisyon sa higaan, madalas din siyang nakuha ng naghihilik. Siya, si Marnie, mula Cavite City. Nitong Webes, si Marnie, all set na for live tulog. Taong 2020, nung naisipan daw ni Marnie na i-live ang kanyang pagtulog. I have a live-in partner for almost 5 years po, kasama yung anak namin. Naghiwalay pala kami noon, and then gusto ko lang banan yung depression and anxiety ko noon. And gusto ko pakita na nakakatulog ako na maayos. Tinry ko lang mag-live, and then hindi ko in-expect na magbabiral siya. After ng first live video, umabot to almost 2 million views sa Facebook. Naisipan din niyang matulog sa ibang lugar nang naka-costume. Pero dahil may curfew pa noon, si Marnie, nakalaboso tuloy. Yung pulis na yung gumising sa akin, kabado-kabado kasi kung gusto mo ba sa loob ka ng presinto mag-live, sa ako ng Diyos, winarningan, and then pinagbigyan, pag umulit pa, sa loob na talaga magla-live. Sa trip niyang ito, meron ding hindi makasakay. Puro katulog, magtrabaho ka naman, wala ka bang trabaho. Ang hindi nila alam, siguradong magigising ang kanilang diwa kapag nalaman nila na ang buwan ang kinikita ni Marnie sa pagtulog. Normal range pa siguro sa 30 to 50 po. Pag sumagad ako na sa almost 100k a month po. Kaya nag-resign na siya sa kanyang trabaho sa isang shipping company para mag full-time sa paggawa ng content. Mas marami na on time sa pamilya ko. Napagawa ko yung buong kwarto ko. Yung kisame namin is mga tarpaulin lang po. Nakapag-invest ako ng gaming rig ko for streaming ko, and then yung phone ko po. Ito kasi mga content na ito, very interesting siya. So parang relaxing din siya in a way na hindi mo kailangang mag-isip. So maaring libangan din siya. Definitely yung pro ng pagiging content creator, hawak mo yung oras mo, and you have that freedom to express yourself. I think it's good in a way na
you have a platform to express yourself. And it boosts your self-confidence. Yung nakikita kong konyan, may tendency ka na mag-please ng other people. You can be a slave to the comments, to the likes, to the engagement of your audience. Sa panahon ngayon, bawal sa mga content creator ang tutulog-tulog sa pansitan. Pabangisan ng pag-iisip ng pakulo na kakagatin ng publiko. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.